Before we start, 말랑이 보다요. Our Christopher and Bosphaga who loves us. Aming mabagbiyaya at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thanks for giving us salvation from condemnation in eternal hell. Maraming salamat po sa pagbibigyan niyo sa amin ng kaligtasan mula sa walang hanggang impyerno. Today, we are going to have fellowship with your precious words. Ngayon, kami po ay magkakaroon ng fellowship kasama ng inyong mahalagang salita. Please help us and guide us to understand your words and your will. Pakiusap, tulungan niyo po kami at gabayan po ninyo kami upang maunawaan namin ang inyong salita at ang inyong kalooban. And please comfort our brothers and sisters for Christian life. At pakiusap, aluin niyo po ang mga brothers and sisters sa kanilang buhay Kristiyano. If there are brothers and sisters who are sick and difficult situation, please be with them and guide them to abide in your church. Kung may mga brothers and sisters na may sakit at mahirap na kalagayan, pakiusap, gabayan niyo po sila na makapanatili sa salita ng Diyos at sa fellowship. That's why through our remaining life, please help us to serve you properly. Upang sa aming natitirang buhay, kami po ay matulungan ninyo na makapaglingkod sa inyo ng maayos. And we are praying for 2023 summer retreat. At idinadalangin po namin ang aming 2023 summer retreat. Please remain lost soul to be saved through your words. Pakiusap, magpadala po kayo ng mga nawawalang kaluluwa upang sila po ay maligtas sa pamamagitan ng iyong salita. Through this one, we are praying and we are preparing with your love and effort. Sa pamamagitan po nito, kami po ay nananalangin at naghahanda na kasama po ng inyong pag-ibig at pagsisikap. We sincerely hope many lost souls shall be saved and we try to glorify you through summer retreat. Kami po ay matapat na umaasa na ang banal na Espiritu po ang gagabay sa amin at tutulong sa amin sa parating na summer retreat. We are going to consider your words now. Please, the Holy Spirit be with us. Ngayon po ay pag-iisipan namin ang iyong mga salita. Nawa ang banal na Espiritu ang gumabay at tumulong sa amin. We rely on the Holy Spirit. Kami po ay umaasa lamang sa banal na Espiritu. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. First of all, Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. Verse 13. Ecclesiastes chapter 12. Verse 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. This book was written by famous king in Israel, si Solomon. Ito po ay naisulat noong si Haring Solomon ay hari pa doon sa Israel. He had a lot of knowledge and he had a lot of goal and he had fame and then finally he recorded this book. Siya po ay mayroong napakaraming karunungan. Siya po ay sikat. Kaya nga po nasa kanya po ang lahat ng bagay at ito pong aklat na ito ay kanyang naisulat. In his life, even though he had a lot of knowledge and goal and fame, finally he testified in Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Dito po kahit siya po ay napakaraming karunungan, maraming mga layunin at maraming kaalaman, sinabi po niya dito sa chapter 1, verse 2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga aral. Lahat ay walang kabuluhan. Yeah. Final, his conclusion, walang halaga ang buhay ng tao. And kung meron, ano ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, ang buhay ng tao? Dito, sa versikulo 13,
Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Sabi po dito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tingnan po natin sa versikulo 13, lahat ay narinig, si Solomon, narinig ni Solomon, and even though he had a lot of wealth and knowledge, and he had 1,000 wives, and he had fame. However, he testified in his last age, lahat ng bagay ay walang halaga. Kaya nga po, kahit nasa kanan niya yung lahat, yung kapangyarihan, yung karunungan, ay nagpatotoo po siya na ang lahat ay walang kabuluhan. So, ano ang pinaka-importante sa buhay ng tao ito? Sa huling, middle part, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. In English, this is man's all. Ibig sabihin, kung walang takot bilang tao, lahat ng bagay ay walang halaga. Naunyo po ba? Ito, kung ganoon, ano ang what's the meaning of fear? Ngayon, dito po, ano po ang kahulugan ng matakot? It is not just fearful. Ito po ay hindi lang yung basta takot. Yeah. Matakot, sambahin, igal lang. Mga ito ay fear, takot. Naunyo po ba? Sa Tagalog, sa English, just fear or takot, pero it means including sambahin and igal lang. Naunyo po ba? Dahil siya ay tagapaglita and sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, tayo ay naligtas. Kaya matakot tayo and sambahin natin and igal lang natin. Sino po? Sa Panginoon. Tama ba? Siya ay mighty God, and siya ay creator, and siya ay buhay, siya ay kasama natin. Kaya, we are fearing the Lord. Siya po ay buhay, siya po ang tagapaglikha, siya po ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, tayo ay dapat na matakot sa Panginoon. Brothers and sisters, do you fear the Lord? Mga kapatid, kayo po ba ay natatakot sa Panginoon? If so, your life can be changed. Finally, you shall be blessed from the Lord. Marami, marami. Kung ganun, ang buhay ninyo po ay magbabago. At sa huli, kayo po ay makakatanggap ng maraming mga pagpapala. Ito, tingnan po natin sa versikulo 14, ang buong katungkulan. Ang buong katungkulan, ibig sabihin, ang mga bagay para sa Panginoon, we should do lahat. Ibig sabihin, yung lahat ng mga bagay na gagawin natin ay gawin natin lahat para sa Panginoon. Ang buong katungkulan ay hindi choice. Tama ba? Hindi choice. Yung katungkulan po ay hindi pagpipili. Wala pong pagpipili. Yeah. We should do. Ito po ay kailangan gawin. Ito ay obligation, duty bilang tao. Ito po ay katungkulan, obligasyon bilang isang tao. That's why when we are fearful the Lord, our life shall be successful. Kaya kung tayo ay tunay na natatakot sa Panginoon, yung ating buhay ay magiging matagumpay. However, many people don't know God. That's why they are not fearful the Lord. Ganun pa man, yung ibang mga tao, hindi nila kilala ang Diyos. Kaya nga, hindi sila natatakot sa Diyos. That's why, they are fearful the people, however, they are not fearful the Lord. Kaya nga, sila ay natatakot sa mga tao, pero hindi sila natatakot sa Diyos. Halimbawa, King Saul,
샤아이 운항 하리사 반사낭 이스라엘 사카투나야 마타코 샤사 people 이스라엘이다. However, he was not fearful of the Lord. That's why his life was a failed. Halimbawa po si Haring Saul, siya po ay natatakot sa mga Israelita pero hindi siya natatakot sa Diyos. Kaya nga, yung kanyang buhay ay naging isang kabiguan. When Philistine invaded Israel, bilang hari, he was fearful, his people. That's why his life was a fail. Nang sakupin yung kanyang, yung Israel, siya po ay natakot sa mga Israelita kaya nga siya ay nabigo. He was fearful of the people of Israel. That's why he didn't obey the word of God. Siya po ay natatakot. His life was a failure. Siya po ay natatakot sa mga Israelita, sa mga tao ng Israel, at hindi siya natatakot sa Diyos. Kaya nga, yung buhay niya ay nabigo. Kaya sa Unang Samuel chapter 15 verse 24, sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nakasala sapagkat ako'y sumuway sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita sapagkat natakot sa taong bayan at sumunod sa kanilang tinig. Kaya kanyang buhay ay failed. Dito po siya po ay natakot sa taong bayan. Kaya nga yung kanyang buhay ay nabigo. He would not fear the Lord, he feared the people. Hindi po siya natakot sa Panginoon, siya ay natakot sa taong bayan. Bilang hari ng Israel, he should be fearful of the Lord, however he didn't do. Bilang isang hari sa Israel, dapat siya ay matakot sa Panginoon, ganun pa man hindi niya ito nagawa. That's why Kaikan chapter 29 verse 25, ang takot sa tao ay naglalaktag ng bitag. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Naunyo po ba? Brothers and sisters, are you fearful of the people or are you fearful of the Lord? Mga kapatid, kayo po ba ay natatakot sa tao o kayo ay natatakot sa Panginoon? Do you have boss? Meron po ba kayong boss? Are you fearful boss? Natatakot po ba kayo sa inyong boss? Actually, he is providing salary. That's why people are fearful CEO boss. However, they are not fearful the Lord. Yung mga boss, yung mga CEO, sila po yung nagbibigay ng sweldo sa mga empleyado. Kaya nga, yung mga tao ay natatakot sa kanila. Ganun pa man, hindi sila natatakot sa Diyos. They are fearful of the people, however, they are not fearful of the Lord. That's why they are not saved and they cannot serve the Lord. Finally, they cannot enter the heaven, they cannot blessing, spiritual, eternal blessing, they cannot receive. Sila ay natatakot sa mga tao, pero hindi sila natatakot sa Diyos. Kaya nga, hindi nila matanggap yung kaligtasan. Sa bandang huli, hindi nila makukuha yung espiritual na pagpapala at hindi sila makakapunta sa langit. Even though tayo ay naligtas, pakiisipin natin. We are fearful of the Lord or we are fearful of the people. Kahit po tayo ay naligtas na, pag-isipan po natin, tayo ba ay natatakot sa mga tao o natatakot sa Panginoon? If you are fearful of the people more than Panginoon, you cannot have proper Christian life. Kung kayo po ay natatakot sa mga tao, higit sa pagkatakot ninyo sa Panginoon, hindi po kayo magkakaroon ng mabuting buhay Kristiyano. However, if you are fearful of the Lord more than people, if so, surely your life can be changed and your life shall be blessed. Ganun pa man, kung kayo po ay natatakot sa Panginoon ng higit sa mga tao, kayong ang buhay po ninyo ay pagpapalain. If so, what is fear of the Lord? Ngayon, ano po ba yung takot sa Panginoon? Buksan po natin sa
mga awit chapter 111 mga awit 111 verse 10 mga awit 111 verse 10 pasimula natin sabay-sabay 3, 2, 1. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat na nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Here, the Bible says, what is fear of the Lord? Dito po, sinasabi ng Biblia, ano ba yung takot sa Panginoon? Yeah, here, ang pagkatakot sa Panginoon ay, ano po? Pagsimula ng karunungan. Yeah. Pagsimula ng karunungan. Ibig sabihin, when we were fear of the Lord, we were saved. Ibig sabihin, kung tayo po ay nagkaroon ng tunay na takot sa Panginoon, tayo po ay naligtas. Because the wisdom is Jesus Christ. That's why when we were fear of the Lord, we could be saved through Jesus Christ. Dahil yung karunungan ay si Hesus Kristo. Kaya nga kapag tayo ay nagkaroon ng takot sa Panginoon, tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo. That's why whoever is fearful of the Lord, he can be saved. Kaya nga, sino man ang mayroong takot sa Panginoon, siya ay maliligtas. And whoever is fearful of the Lord, he can have a good Christian life. At sino man ang natatakot sa Panginoon, siya ay magkakaroon ng mabuting buhay Kristiyano. Again, what's the meaning of fear? Ulit, ano po ang ibig sabihin ng pagkatakot? It is not only a fear, it is a fear and including honor and respect. It is fear in the Bible. Kaya po yung ibig sabihin ng pagkatakot, kasama po dito yung paggalang, pagsamba, at pagrespeto. Brothers and sisters, do you love the Word of God? Mga kapatid, iniibig niyo po ba ang salita ng Diyos? Opo. Kung ngayon, ilang beses makita ng salita ng Diyos ang Biblia? Isang araw. Sa isang araw. Ilang beses? Maraming beses o konti lang? Yeah. If you have beloved, how many times would you like to see? Kung meron po kayong minamahal, ilang beses po ninyo gusto siyang makita? Eh? Patuloy. Yeah. Tama po ba? Continuously. If you love the Bible, if you love the Word of God, surely you are fearful of the Lord. Kung mahal po ninyo yung salita ng Diyos, kung mahal po ninyo ang Biblia, tiyak po na kayo ay mayroong takot sa Panginoon. Kaya songwriter King David testified likewise. Buksan po natin sa mga awit, chapter 119. Kaya po ganito ang naging patotoo ni Haring David. Tignan po natin, mga awit, chapter 119. Mga awit, chapter 119, versikulo 161. 119, 161. Verse 161. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Inuusig ako ng mga pinuno ng walang dahilan. Ngunit ang puso ko'y namamangha sa iyong mga salita. Dito, some writer testify, ang puso ko'y namamangha sa iyong mga salita. Okay. He loved the Word of God. He was fearful of the Lord. Minamahal po niya ang salita ng Diyos. Siya po ay natatakot sa Panginoon. That's why to be fearful of the Lord is to love the Word of God. Kaya nga, yung pagkatakot sa Panginoon, ito rin ay pag-ibig sa salita ng Diyos. That's why those who are fearful of the Lord are
meditating the word of God and reading the word of God and memorizing of the word of God. Kaya yung mga natatakot sa Panginoon, sila ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, at nagsasaulo ng salita ng Diyos. Halimbawa, may dalawang uri ng trabaho, isa ministry and isa hearing the word of God. Alin mas mahalaga? Halimbawa po, may dalawang ministry, yung pagpapangaral ng salita ng Diyos at pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po ang higit na mahalaga? Siyempre, hearing the word of God. Yung pakikinig po ng salita ng Diyos. Our mothers and sisters sa Linggo, they are cooking with pag-ibig. Tama ba? And before the sermon, they finish cooking or yayon, are they cooking? Yung mga mothers ay nagluluto nang mayroong pag-ibig tuwing Linggo. Pero ngayon, sila po ba ay tapos na magluto o nagluluto pa rin? Tapos na po. Tama ba? Hindi. Tapos na. Because hearing the word of God is more important than cooking. Dahil yung pakikinig ng salita ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa pagluluto. Cooking is important. Tama ba? Kung walang cooking, tayo ay magiging gutom. Tama ba? Importante. Pero hearing the word of God is more important than cooking. Mahalaga yung pagluluto. Pero higit sa lahat, mas mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Yeah. In the Bible, we can meet isang sister, Maria. Yeah? He chose to hear the word of God from Jesus Christ. At the time, he was praised from him. Sa Biblia po, mayroong isang sister, ang pangalan ay Maria, pinili niya na makinig sa salita ng Diyos. At nung oras na yon, siya po ay nakatanggap ng papuri mula sa Panginoon. Yes. Sa kanya, may ibang kapatid, siya ay si Martha. Si Maria. Si Martha was sobrang busy dahil sa inutu upang malikot si Jesus Kristo. It is a good thing. Tama po ba? Si Martha po, siya ay abala para makapaglingkod kay Jesus Kristo. Ito po ay mabuting bagay. However, si Maria chose to hear the word of God from Jesus Christ. Doon pa man, si Maria, pinili niyang makinig ng salita mula kay Jesus Kristo. At the time, she was praised from Jesus Christ. At nung oras na yon, siya ay pinapurihan ni Jesus Kristo. Then, to be fearful means to obey the word of God. At yung pagkatakot ay, ang ibig sabihin nito ay sumunod sa salita ng Diyos. Actually, God tested Abraham. That's why dedicate your son to me. At the time, Abraham obeyed the word of God. Sa katunayan po, ang Diyos sinubok niya si Abraham na ihandog yung kanyang anak sa Diyos. At nung panahon na yon, si Abraham ay sumunod sa salita ng Diyos. Is it difficult or madali? Yun po ba ay mahirap o madali? Mahirap. Sobrang mahirap. Siya ay tanging anak. Kapag siya ay 100 years old, nagtanggap. Tama ba? Very cute and very honorable. However, he dedicated to God. Siya po ay nagkaroon ng anak nung siya ay 100 years old na at napakagandang bata nung kanyang anak. Ganun pa man, ito po ay inihandog niya sa Panginoon. At the time, God prayed to Abraham sa Genesis chapter 22, versículo 12, yayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinakaisa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa isang anak. Daw niya po ba? Abraham was fearful of the Lord. That's why may pananampalataya and he could dedicate his only begotten son.
Si Abraham po ay mayroong pagkatakot sa Diyos. Kaya nga po siya ay mayroong pananampalataya. Kaya nga nagawa niyang ihandog ang kanyang tanging anak sa Panginoon. What about si Noe? He was fearful of the Lord also. Ganon din po si Noe. Siya rin po ay mayroong pagkatakot sa Panginoon. That's why even though there was no rain anymore before they made the ark, he obeyed the word of God. Kaya nga, kahit hindi pa naman nagkakaroon ng ulan noong panahon nila, nagawa po niyang sumunod sa salita ng Diyos at gumawa ng daong. That's why sa Hebrew chapter 11 verse 7, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household. Kaya nga, sa Hebrews chapter 11 verse 7, sabi po dito, sa pananampalataya, si Noe ay gumawa ng daong para sila ay makaligtas. Actually, sa Tagalog version, walang mga salita, moved with godly fear. Pero sa New King James version, meron salita, moved with godly fear. That's why, gumawa siya ng daong. Naunyo po ba? Sa katunayan po dito sa English, mayroon pong sinasabi na move with godly fear o kumilos ng mayroong pagkatakot sa Diyos. Kaya po si Noe ay sumunod ng mayroong pagkatakot sa Diyos. Si Noe, he was fearful of the Lord. That's why his family could be saved. Si Noe po, siya po ay mayroong pagkatakot sa Diyos. Kaya nga, yung kanyang buong pamilya ay naligtas. And what is our fear of the Lord? At ano pa po ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? To rely on the Lord sincerely, which is a fear of the Lord. Yung tayo ay umasa lamang ng mayroong katapatan sa Panginoon, ito po ay pagkatakot sa Panginoon. In Israel, there is a good king. His name is Hezekiah. Sa Israel po, nagkaroon ng isang mabuting hari. Ang pangalan niya ay Hezekiah. He was fearful of the Lord. That's why he relied on the Lord continuously. Siya po ay natatakot sa Panginoon, kaya siya ay umaasa sa Panginoon ng patuloy. That's why he cooperated. He participated in God's works and he was blessed. Kaya po siya ay nakiisa sa gawain ng Panginoon at siya ay pinagpala. Buksan po natin sa Ikalawang Hari, chapter 18. Ikalawang Hari, chapter 18. Ikalawang Hari, chapter 18. Versikulo 5 to 7. Ikalawang Hari, chapter 18, verses 5 to 7. 5 hanggang 7. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel at walang naging gaya niya sa lahat ng mga hari ng Huda pagkatapos niya o maging sa mga nauna sa kanya. Sapagkat siya'y humawak ng mahigpit sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay sa pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang Panginoon ay kasama niya, saan man siya magtungo, ay nagtatagumpay siya. Siya'y naghimagsik laban sa hari ng Syria at ayaw niyang maglingkod sa kanya. Ito ang magandang halimbawa tungkol sa takot. Ito po ay magandang halimbawa patungkol sa pagkatakot. Tingnan po natin sa versikulo 5, siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel. And sa versikulo 6, sapagkat siya'y humawang ng mahigpit sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay sa pagsunod sa kanya, kundi iniatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. And tingnan po natin sa versikulo 7, ang Panginoon ay kasama niya, saan man siya magtungo ay nagtatagumpay siya. Lahat ng nilalaman sa lumang tipan ay giving lesson for us.
Lahat po ng nilalaman ng Lumang Tipan, ito po ay binigay sa atin upang maging aral para sa atin. He relied on the Lord sincerely. That's why he was prosperous. Siya po ay nagtiwala ng matapat sa Panginoon, kaya nga siya ay naging matagumpay. Here we can find out, to rely on the Lord is to be fearful of the Lord. Kaya po dito makikita natin na ang pagtitiwala sa Panginoon, ito rin ay pagkatakot sa Panginoon. Yeah. By D.L. Moody sa America, he said, if you rely on yourself, if so, you shall be disappointed. Si D.L. Moody po, na mula sa Amerika, sinabi niya, kung ikaw ay aasa sa iyong sarili, ikaw ay mabibigo. Brothers and sisters, do you rely on yourself? Mga kapatid, kayo po ba ay umaasa sa inyong mga sarili? If so, you shall be disappointed. Kung ganun, kayo po ay mabibigo. And if you rely on your friends, if so, you shall be far from him. At kung kayo po ay umaasa naman sa inyong mga kaibigan, kayo naman ay mapapalayo sa Diyos. Man is imperfecto. That's why sinasabi ng Biblia, huwag po magtiwala sa tao. Naunyan po ba? Kaya, he said, if you rely on your friends, you shall be far away from him. Kaya nga po, sinabi ni D.L. Moody, kung ikaw ay aasa sa iyong mga kaibigan, ikaw ay mapapalayo naman sa Diyos. Do you love the money? Do you love money? Iniibig niyo po ba ang salapi? Yeah. He said, if you rely on the money, if you rely on money, if so, you shall be perished. Sabi po ni D.L. Moody, kung kayo po ay umaasa sa pera, sa salapi, kayo po ay magdurusa. Yeah. Mapapahamak. However, if you rely on the Lord, you shall be blessed. Ganun pa man, kung kayo po ay aasa sa Panginoon, kayo po ay pagpapalain. That's why here we can know to rely on the Lord is to fear the Lord. Kaya nga po dito makikita natin na yung umasa sa Panginoon, ito po ay pagkatakot sa Panginoon. And to fear the Lord is our treasure. At yung pagkatakot sa Panginoon, ito po ay ating kayamanan. Do you like treasure? Gusto niyo po ba ng kayamanan? Ginto, diamond. Gusto ba ninyo? Sigreto? Walang sago? Buksan po natin sa Isaiah chapter 33. Isaiah chapter 33. Isaiah chapter 33. Versículo 6. Isaiah chapter 33, verse 6. Isaiah chapter 33, versículo 6. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At siya'y magiging katatagan ng iyong mga panahon, kalakasan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman. Ang takot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Dito, tingnan po natin sa huling bahagi. Ang takot sa Panginoon ay ano po? Kanyang kayamanan. Kanyang kayamanan. Actually, many people are focusing worldly things in this world. Diamond and gold and expensive house and magandang lupa ay importante. Sa katunayan po, maraming mga tao dito sa mundo ay nakatuon ng pansin sa mga mamamundong bagay, sa mga kayamanan, sa magandang kotse, magandang bahay, at magandang lupa. Yeah. They are important in this world. Ito po ay mahalaga dito sa sanlibutan. Yeah. For them, they are their treasure. Para po sa kanila, ito ang kanilang kayamanan. However, lahat ng tao ay mamamatay. And at time, they cannot take. Tama ba? Ganun pa man, lahat ng mga tao ay mamamatay at ang mga ito ay hindi naman nila madadala. Tama That's ba? Why in this world, even though we have a lot of money and knowledge and fame, we cannot take sa
lagi. Kaya nga, dito sa sanlibutan, kahit marami tayong mga kayamanan, karunungan, at kasikatan, hindi po natin ito madadala sa langit. Even though they are treasure in this world, however, it cannot be eternal treasure. Kahit po ang mga ito ay kayamanan dito sa sanlibutan, ang mga ito po ay hindi maaaring maging walang hanggang kayamanan. If so, what is eternal treasure? Kung ganun, ano po ang walang hanggang kayamanan? If we can take this one to until the heaven, it is tunay na treasure. Kung ito po ay madadala natin hanggang sa walang hanggang langit, ito po ang tunay na kayamanan. That's why those who are fearful of the Lord, he will receive cantimbala from the Lord. Kaya nga yung mga tunay na natatakot sa Panginoon, sila ay tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. It shall be real treasure. At ito ay magiging tunay na kayamanan. That's why the Bible says, to fear the Lord is your treasure. Kaya nga, sinasabi ng Biblia na yung pagkatakot sa Panginoon ay inyong kayamanan. Halimbawa, may isang rich man. Yeah? He has a lot of lupa and maraming pera. If so, can he take this one when he shall die? Halimbawa po, may isang mayamang tao, marami siyang pera at marami siyang mga lupain. Pag namatay ba siya, madadala niya ba yung mga bagay na ito? Sa mga awit, chapter 49, versikulo 16 and 17, huwag kang matakot kapag may yumaman. Kapag ang kalwalhatian ng kanyang bahay ay lumalago, sapagkat kapag siya ay namatay ay wala siyang madadala. Ang kanyang kalwalhatian ay hindi bababang kasunod niya. Naunyo po ba? Yeah. In this world, many people are not fearful of the Lord. However, they are trying to put and save maraming pera sa bank book. Dito po sa mundong ito, napakaraming tao ang hindi natatakot sa Panginoon. Ganun pa man, sila ay labis na nagsisikap para makapag-ipon ng pera at mapuno ng pera yung kanilang bank book. However, Christian is fearful of the Lord. That's why Christian is saving eternal reward for heaven. Ganun pa man, ang mga Kristiyano ay mayroong pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga ang mga Kristiyano ay nag-iipon ng walang hanggang gantimpala doon sa langit. Unsaved people at deposits sa bank book, money, however, we are deposit eternal reward in this world. Yung mga taong hindi ligtas, sila po ay nag-iipon, nag-deposito ng pera sa bangko. Pero yung mga taong naligtas, tayo po ay nag-iipon ng gantimpala doon sa langit. Because we know to fear the Lord is eternal treasure. Dahil alam natin na yung pagkatakot sa Panginoon, ito ay walang hanggang kayamanan. Halimbawa, isang tao sinabi niya, take small bottle and then open your sack in your house. Stone. Halimbawa po, may isang tao na nagdala ng bato sa kanilang bahay. And when he opened his sock sa kanyang bahay, it is ginto. Ito ang ginto. Pero nung binuksan niya yung kanyang sisidlan, ito pala ay isang ginto. Actually, two people about being fearful of the Lord is tulad ng bato, stone. However, it shall be reward, eternal treasure sa langit. Para sa ibang mga tao, yung pagkatakot sa Panginoon, ito ay gaya ng isang bato. Ganun pa man, sa mga tunay na natatakot sa Diyos, ito ay magiging tunay na kayamanan. That's why, kay John chapter 28 verse 14, mapalada ang tao na sa Panginoon ay natatakot tuwina. Yeah.
those who are fearful of the Lord shall be blessed. It is eternal treasure. Yung mga natatakot sa Panginoon, sila ay pagpapalain. Ito po ay walang hanggang kayamanan. That's why now, we need to know what is eternal treasure. Kaya nga po, ngayon, kailangan malaman natin ano ba yung mga walang hanggang kayamanan. Yeah, already we know to fear the Lord is eternal treasure. Ngayon, alam po natin na yung pagkatakot sa Panginoon ay walang hanggang kayamanan. And there is more from things. It is to keep eternal treasure. It is more important than finding what is eternal treasure. At ang higit na mas mahalagang bagay ay yung mapanatili, yung walang hanggang kayamanan ay mas mahalaga sa paghahanap ng walang hanggang kayamanan. And there is more important thing. It is saving sa deposit sa langit. Yeah, eternally, it is more important. At ang higit na mas mahalaga ay ang maipon natin ang mga ito doon sa langit. That's why through remaining our remaining life, let's fear the Lord continuously. Kaya nga sa ating natitirang buhay, tayo po ay patuloy na magkaroon ng pagkatakot sa Panginoon. Yeah. Buksan po natin sa Mateo chapter 6. Versículo 19 and 20. Mateo chapter 6, verses 19 and 20. 19 and 20. 다시 한번 하지, 사바이. 3, 2, 1. 'Wag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang. At ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira. At ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. In this world, even though we have many kinds of worldly things, it is not eternal treasure. Dito po sa mundo, kung tayo po ay mayroong maraming mga makamundong bagay, ito po ay hindi walang hanggang kayamanan. That's why sinabi ni Jesus, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Ito, sa langit. Nanyo po ba? Sa langit, we should lay up for ourselves our treasure. Sabi po dito, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Sa versikulo 20, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Hindi sa lupa. Sa versikulo 19, sa langit, file off for yourself treasures. Sabi po dito, sa langit, doon tayo dapat magtipon ng ating kayamanan. Kaya Isaiah chapter 33, verse 6, ang takot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Naunyo po ba? Kung meron, sa pamamagitan ng fear, what can receive blessing and grace? Ganun, sa pamamagitan po ng pagkatakot sa Panginoon, ano pong biyaya ang matatanggap po natin? Buksan po natin sa mga Kaikan chapter 22. Mga Kaikan chapter 22. Versículo 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Yeah. Brothers and sisters, paki-meditate versículo na ito.
Mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang mga versikulong ito. Ang kantin pala sa pagpapakumbaba at takos sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Ito, sa pamamagitan ng takot, we can receive kayamanan, karangalan at buhay. Naunaw ba? Israelite, they were fear. When they are fearful of the Lord, they could be rich. They could have wealth. Ang mga Israelita po, nung sila ay mayroong pagkatakot sa Panginoon, sila po ay naging mayaman, nagkaroon sila ng kayamanan. When they were fearful of the Lord, they obeyed the word of God. That's why they were rich. Nung sila ay mayroong pagkatakot sa Panginoon, nagawa nilang sumunod sa salita ng Diyos. Kaya nga, nagkaroon sila ng kayamanan. What about Israel ngayon? Paano po yung mga Israelita ngayon? Even though they are small nation, they are rich nation. Kahit po sila ay isang maliit na bansa, sila po ay napakayaman na bansa. Pagi po, they are fearful of the Lord, they obey the word of God. Dahil sila po ay may pagkatakot sa Panginoon, sila po ay sumusunod sa salita ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 28, verse 1, if you obey my word, you shall be blessed. However, if you disobey my word, you shall be cursed. Sa Deuteronomy chapter 20, verse 1, sabi po, kung kayo ay susunod sa aking salita, kayo ay pagpapalain. Ganun pa man, kung kayo ay susuway sa aking salita, kayo naman ay isusumpa. And dito, Makaykan chapter 22, verse 4, takot sa Panginoon ay kayamanan and next, karangalan, karangalan. Ibig sabihin, we could be saved and we can glorify the Lord at time. Also, we can be glorious. At dito po yung sumunod, yung takot sa Panginoon ay karangalan. Ibig sabihin, kapag tayo ay may takot sa Panginoon, tayo ay maliligtas. At kapag tayo ay naligtas, kasama ng Panginoon, tayo ay magiging maluwalhati. Brothers and sisters, who can be glorious before the Lord? Mga kapatid, sino po ba ang maaaring maging maluwalhati sa harapan ng Panginoon? Those who are not fearful of the Lord were fearful of the Lord. Yung mga may walang pagkatakot sa Panginoon o yung mga may pagkatakot sa Panginoon? Siyempre, those who are fearful of the Lord ay glorious from the Lord. Siyempre po, yung may mga pagkatakot sa Panginoon, sila ang maluwalhati sa harapan ng Panginoon. And takot sa Panginoon ay buhay. Ibig sabihin, when we were fearful of the Lord, we could be saved. We got buhay na walang hanggan. At yung pagkatakot sa Panginoon, ito po ay buhay. Ibig sabihin, kung tayo ay mayroong takot sa Panginoon, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Not only us, but also our families could get buhay na walang hanggan when we are fearful of the Lord. Hindi lamang po tayo, kundi pati ang ating pamilya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapag tayo ay mayroong pagkatakot sa Panginoon. Brothers and sisters, would you like to receive blessing from the Lord? Mga kapatid, gusto niyo po bang makatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon? If so, fear the Lord. Fear the Lord. Kung ganun, kayo ay matakot sa Panginoon. Matakot ka sa Panginoon. Naunya po ba? Kung ngayon, 100% you can be blessed. Kaya matakot po kayo sa Panginoon at 100% kayo po ay pagpapalain. Pag-ibo, it is eternal treasure. It is duty bilang mga anak ng Diyos. Dahil ito po ay walang hanggang kayamanan. Ito po ang tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, a man is all. Naunya po? Bilang tao, it is all to fear the Lord. Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ito po ang kabuuan, ang lahat ng tungkulin ng tao. That's why, when we study the Bible, through fear, what kind of things we can receive? Actually, hindi sapat ng oras to explain lahat.
Kaya nga pag pinag-aralan po natin yung Biblia, sa pamamagitan po ng pagkatakot sa Panginoon, ano po ang ating mga matatanggap? Hindi po sapat yung oras para mapag-aralan natin ang lahat. However, here, Malachi chapter 22 verse 4, simply, tatlong bagay sinasabi ng Biblia. Rich and glory and buhay. Gapaman dito po sa Kawikaan chapter 22 verse 4, meron pong tatlong bagay na mahalaga. Kayamanan, karangalan, at buhay. Okay. By oras, kaya several things we would like to share. Dahil limitado po yung ating oras, ilang mga bagay lang po yung ating pag-aaralan at ibabahagi. First, Brother Jason, would you like to be blessed for your house? Una, mga kapatid, gusto niyo po bang kayo ay pagpalain para po sa inyong tahanan? If so, fear the Lord. Kung ganun, kayo po ay matakot sa Panginoon. Buksan po natin sa Mga Awit, chapter 128. Mga Awit, chapter 128. Mga Awit, chapter 128. Versikulo 1 hanggang 4. 1 hanggang 4. Babasahin ko po. Ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad. Nasa kanyang mga daan ay lumalakad. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Ang asawa mo'y magiging gaya ng mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan. Ang mga anak mo'y magiging gaya ng mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong hapagkainan. Narito, ang taong may takot sa Panginoon ay pagpapalain ng ganito. Dito, may resulta ng takot. Tingnan po natin sa versikulo 1, ang bawa may takot sa Panginoon ay mapalad. Nasa kanyang mga tahan ay lumalakad. Brother Jensen, gusto ba ninyo magtanggap ang maraming blessing? Bayi na. Ayaw? Opo. Kung gano'n, especially for your house. Actually, may buong puso lahat ng Brother Jensen itas ay malilitas. Meron bang puso? Opo. Meron pag-asa. Tama ba? Kung ngayon, fear the Lord. Magtakot ka sa Panginoon. Kung ngayon, puwede. Mga pamilya, lahat ng pamilya ay maliligtas at time sa langit, tayo ay mabubuhay magpagkailanman. May pangako sa mga Kawa chapter 16 verse 31. Mananampalataya mananampalataya sa Panginoon. Kung gayon, iyong sambahayan ay maliligtas. Naunyo po ba? Dito, ang bawa may takot sa Panginoon ay mapalad na sa kanyang mga tahan ay lumalakad. And tingnan po natin sa versikulo 2, kakainin mo ang bunga ng pagkawa ng iyong mga kamay, ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging matulad sa iyo. Versikulo 3, ang asawa mo'y magiging kaya ng babung ang puno ng ubos sa loob na iyong tahanan. Ang mga anak mo'y magiging kaya ng mga puno ng olibo sa palibot ng iyong hapagkainan. Tulad na ito, kapag tayo ay matako sa Panginoon, kung ngayon ating mga anak, and tayo also, we can give grace to another people. Kagaya po nito, kung tayo po ay mayroong pagkatakot sa Panginoon, yung ating mga anak at pati rin tayo ay makakapagbigay ng biyaya sa ibang mga tao. Dito sa versikulo 3, ano ang
붕왕 뿌노낭 뿌노낭 부고 뿌노낭 부호스 우와 우바스 살론 살롭 뿌노낭 우바스 앤 뿌노낭 올리보 신라의 기빙 예 깔라가얀 사 이방따오 나오냐 보마 이빙사빈 they can influence to another people they can help another people likewise they can be used dito po yung mga puno po dito na nabanggit sila po ay nagbibigay ng bunga ibig sabihin sila po ay nakakatulong sa ibang mga tao sila po ay nakaka-impluwensya sa ibang mga tao in order to receive for our house how should we do kaya nga para matanggap po natin ito sa ating tahanan ano po ang kailangan nating gawin we should fear the Lord tayo po ay dapat magkaroon ng pagkatakot sa Panginoon. And if we serve the Lord, God is first and He is the highest. If so, sigurado, we can be blessed. At kung paglilingkuran natin ang Panginoon bilang Siya yung pinakamataas, sigurado tayo po ay pagpapalain. When we serve the Lord bilang first, God first at the time, we can also can be the highest. Kapag pinaglilingkuran po natin ang Diyos na siya ang una sa lahat, kung ganun, tayo rin po ay magiging nasa pinakamataas. Sa mga kawa, si Cornelius, he was fearful of the Lord. Sa mga gawa po, si Cornelio, siya po ay mayroong takot sa Diyos. That's why, angel appeared and he said to him, request Pedro. And Pedro came to his house, and his family heard the word of God from Peter, Pedro, at the time, he and his family could be saved. Kaya nga, nagpakita sa kanya ang isang anghel, at sinabi sa kanya, ipatawag mo si Pedro. At si Pedro ay pumunta sa bahay nila, at yung kanyang buong sambahayan ay nakapakinig ng pangaral ni Pedro, at silang lahat ay naligtas. We know si Moises, kilala natin si Moises. Moises, he didn't enter Canaan. However, before Jordan River, he preached God's message for Israelites again. Kilala po natin si Moises. Siya po ay hindi nakapasok sa Canaan. Pero bago po tumawid yung mga Israelita sa Jordan, siya po ay nangaral muli ng salita ng Diyos sa mga Israelita. It is Deuteronomio. Deutero ibig sabihin, the second. Ito po yung aklat ng Deuteronomio. Ibig sabihin ng do ay dalawa, ikalawang pagkakataon. Yeah, we know, si Moses delivered God's message sa Exodus, Leviticus, Numbers, and finally, sa Deuteronomio, he preached God's message for Israelites again. That's why the title is Deuteronomio. Alam po natin, si Moises ay nangaral sa mga Israelita sa aklat ng Exodus, Leviticus at mga bilang. At ganun pa man, siya po ay nangaral muli sa mga Israelita sa ikalawang pagkakataon at ito po ay tinawag na Deuteronomio. Brothers and sisters, did you read Deuteronomio hanggang today? Mga kapatid, nabasa niyo na po ba yung Deuteronomio ngayong araw? Today, Bible reading schedule hanggang Joshua chapter 2. Ibig sabihin, today we finish it reading of Deuteronomio. Ngayon po ang ating Bible reading schedule ay hanggang Josue chapter 2. Ibig sabihin, ngayong araw natapos na po natin ang aklat ng Deuteronomio. Buksan po natin sa Deuteronomio chapter 5. Deuteronomio chapter 5 verse 29. Deuteronomio chapter 5 verse 29. Pasaybonatin sabay-sabay 3 2 1 Ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman.
It is God's message through Moses. Ito po ay mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Tingnan po natin sa matakos sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikapubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Okay? Ito, strong message ni Moises before Israelites entered Canaan. Ito po ay malakas na mensahe ni Moises bago pumasok ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan. Brothers and sisters, would you like to receive maraming blessing? Mga kapatid, gusto niyo po bang makatanggap ng maraming mga pagpapala? If so, fear the Lord. Kung ganon, matakot kayo sa Panginoon. Eh, kung ganon, your life shall be blessed. At kung ganon, ang inyong buhay ay pagpapalain. In the Bible, many people could be used for God's works greatly. Sa Biblia po, maraming mga tao ang nagamit ng Diyos na napakadakila. So, kung ganon, who were used for God's works marami? Kung ganon, sino itong mga tao na ito na nagamit ng Diyos ng dakila ng marami? Those who are fearful of the Lord could be used for God's works. Yung mga mayroong pagkatakot sa Panginoon ang magagamit ng Panginoon sa kanyang mga gawain. Ancient time, after Jesus Christ's death and resurrection, and then Holy Spirit came into the world. Noong unang panahon, pagkatapos ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ang banal na Espiritu ay pumarito sa sanlibutan. After Holy Spirit came into the world, the church, tunay na church was started. At nang pumarito ang banal na Espiritu sa sanlibutan, ang tunay na iglesia, ang church, ay naitatag. In ancient time, walang church bilang gusali likewise. Noong unang panahon, ang church ay walang building, walang gusali na kagaya nito. That's why they gathered in their house. Kaya nga sila ay nagtitipon-tipon sa kanilang mga bahay. That's why in the Bible, may expression, ang bahay ni Lydia, ang bahay ni Philemon, ang bahay ni Mark, ang bahay Agula, ang bahay ni Numba. Naunyo po ba? Sa bahay, yung tunay na church ay started. Dahil po dito, yung sa loob ng bahay, ang tunay na church, ang tunay na iglesia ay nagpasimula. Yayon also, when we preach the gospel, if there are those who are saved, if so, sa bahay ng mga kapatid ay mag-start. Ganon din naman ngayon, kapag nangangaral tayo ng ebanghelyo, sa bahay ng mga naligtas na mga kapatid, doon nagsisimula ang iglesia. That's why let us know, if your house fear the Lord, your house shall be managed by the Lord. Kaya nga, dapat nating malaman na kung ang iyong sambahayan ay natatakot sa Panginoon, ang iyong sambahayan ay isa sa ayos ng Panginoon. If we are fearful of the Lord is with us. Kung tayo ay may pagkatakot sa Panginoon, ang Panginoon ay palagi nating kasama. If so, we can be prosperous. Kung ganun, tayo ay magiging maunlad. However, if we are not fearful of the Lord, if so, even though we have a lot of knowledge and effort, we cannot be prosperous. Ganun pa man, kung wala tayong pagkatakot sa Panginoon, kahit na tayo ay maraming karunungan at pagsisikap, hindi tayo magiging matagumpay. Buksan po natin sa mga awit 127, mga awit. Mga awit 127, versikulo 1 and 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod.
Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang mga bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Dito, may ang paraan upang matatagumpay. Namin po ba? Brothers and sisters, when the Lord is with us, our house shall be prosperous. Mga kapatid, kung ang Panginoon ay kasama natin, ang ating sambahayan ay magiging maunlad. However, if we are not fearful of the Lord, if so, our house cannot be prosperous. Ganun pa man, kung tayo ay hindi natatakot sa Panginoon, yung ating sambahayan ay hindi magiging maunlad. Bago tayo ay naligtas, ayon sa ating pagsikap, we could be prosperous. However, yayon tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya kung walang tulong ng Panginoon, tayo ay hindi magiging magtagumpay. Naunya po ba? Alam, eh? Alam po, naunya po ba, Brother John Sitas? Ito, paraan, importante nilalaman, we need, kailangan ng tulong ng Panginoon. Kaya, Brother John Sitas, magtakot, eh? Magtakot ka sa Panginoon. And then, when we are fearful of the Lord, we shall receive the reward from the Lord. At isa pa, kung tayo ay mayroong pagkatakot sa Panginoon, tayo ay tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. That's why, when we are fearful of the Lord, our ating buhay ay recording sa aklat before the Lord. Kaya nga kung tayo ay may pagkatakot sa Panginoon, yung ating buhay ay naitatala na nai-record sa aklat ng Panginoon. Buksan po natin sa Malakas chapter 3. Malakas chapter 3 4:16. Malakas chapter 3 verse 16. Malakas chapter 3:16-16. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpapahalaga sa kanyang pangalan. Sa katunayan, kahit tayo ay naligtas, kahit tayo ay mga anak ng Diyos, minsan nakalimutan tayo. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan, and ang position natin, kaya tayo ay hindi matako sa Panginoon. Kaya hindi focus sa Panginoon, focus sa sanlibutan, bagay na walang hanggan. Kaya, we cannot be blessed. Kahit tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mahina. Naunya po ba? Mahina. Dito, pagkiusap brothers and sisters, remember, tingnan po natin sa huling bahagi, ang isang aklan ng ala-ala ay isinulat sa harapan niya para sa kanila na natakos sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Yeah. Ibig sabihin, tungkol sa takos sa Panginoon ay recording sa akalan ng Panginoon. Naunya po ba? Yeah. Kaya, brothers and sisters, magtako sa Panginoon. Magtako sa Panginoon. And also, tungkol sa fellowship with brothers and sisters, recording sa aklan ng Panginoon. Naunya po ba?
And also, when we minister, 라한낭 미니스테리아의 recording, 사 아클란낭 파이논, 이또아이, 마가 이또아이, 마기긴, 간띵팔라사 아라판낭 파이논. 할리바와, our mother's sisters, 사 그랜바이블 세미나, my cooking, 따바와, my cooking. 예? 아연사 셀그룹. At the time, if you join the cooking, and then, 망아, newcomer, 아이, 날리따스, 말리따스, and then, shy faithful, 마기깅 faithful, and then, shy, 마기깅 glorious, 사, 하라빤낭 빵이노, on, shy, 예, 마따따꼬, 사, 빵이노, on, 꿍아로, 사, 하라빤낭 빵이노, on, 다일사 쿠킹 서비스 you shall receive 마라밍 마라밍 간띵팔라 꿍가연 our brothers and sisters when you get great chance to receive 마라밍 간띵팔라 사방하겠다 낭 미니스테리 how would you like to do? 그냥 nga po mga kapatid kung kayo po ay magkaroon ng pagkakataon para makatanggap ng maraming gantimpala sa pamamagitan ng paggawa sa mga ministries, ano po ang dapat ninyong gawin? Our mother sister gusto ba ninyo participate sa cooking? Mga mother sisters, gusto niyo po ba na makiisa sa pagluluto? Pag-o otendi kakain and maligtas and then shy magiging faithful kapatid kungayon lahat ng glory lahat ng kantipala also you can receive from the Lord yung mga baguhan yung mga newcomer ay kakain at kung sila ay maliligtas at matatakot sa Panginoon at magiging matapat sa Panginoon kung ganun kayo po ay tatanggap din ng gantimpala and also ibang ministry also sa choir sa media sa church school and sa cleaning lahat ng bagay ay magiging gantimpala sa harapan ng Panginoon kung ngayon who can minister mayos ang mga brothers and sisters na matako sa Panginoon naunyo po matako ka sa Panginoon o hindi matako tama po kung ngayon, konti o medyo malakas. Marami? Marami? Matakot ka sa Panginoon. Kung ngayon, sigurado, until now, hindi sapat sa ministry, pakiusa, isipin ang iyong ministry. When you ministry, 시구라도 mga ito ay magiging eternal treasure. Kaya pag-isipan po natin yung ating mga ministry. Dahil sa paggawa po natin ng, sa mga ito ng mabuti, ang lahat ng ito ay magiging walang hanggang gantimpala. That's why sa Apocalypse chapter 11 verse 18, upang bigyan ng gantimpala ang mga natatakot sa iyong pangalan. Naunyo po? Ibig sabihin, if you are fearful of the Lord, you can minister properly, syempre, you shall receive maraming, maraming gantimpala. Kaya nga kung kayo po ay natatakot sa Panginoon, kayo po ay gagawa ng may kaayusan para sa Panginoon at kayo ay makakatanggap ng maraming mga pagpapala. And also, if you are fearful of the Lord will guide you and manage you. At ganun din naman, kung kayo ay mayroong pagkatakot sa Panginoon, ang Diyos ang gagabay sa inyo at magsasaayos sa inyo. That's why sa mga awit chapter 25 verse 12, sino ang taong natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya sa daan na dapat niyang piliin. Naon niya po ha? If you are fearful of the Lord will guide you.
Kung kayo ay mayroong pagkatakot sa Panginoon, ang Panginoon ang gagabay sa inyo. In the Bible, we can meet Sister Ruth. Sa Biblia po, makikilala natin ang sister na si Ruth. And we can meet si Abraham. At si Abraham. And also, Jacob. At si Jacob. Yeah. They were fearful of the Lord, that's why their life could be prosperous. Sila pong lahat ay mayroong pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga, ang kanilang mga buhay ay mayroong pagtatagumpay at umunlad. And when we are fearful, we can be careful of sins. At kung tayo ay mayroong pagkatakot, tayo ay magiging maingat patungkol sa kasalanan. Kahit naintindihan natin ang kasalanan, dahil sa kasalanan natin, namatay si Jesucristo sa krus, ito ay ang pag-ibig ng Diyos. May pag-ibig ng Diyos sa ating puso, pero if we are not fearful of the Lord, we can commit sin easily, we can disobey the word of God. Pero kung wala tayong pagkatakot sa Panginoon, tayo po ay madaling susuhay sa salita ng Diyos. Madali tayong makagawa ng kasalanan. Buksan po natin sa Mga Kaikan chapter 16. Mga Kaikan chapter 16. Versikulo 6. Mga Kaikan chapter 16 verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pamamagitan ng katapatan at katotohanan ay napagbabayaran ang kaliguan. At sa pamamagitan ng takot sa Panginoon ay umiiwas ang tao sa kasamaan. Tingnan po natin sa huling bahagi. Sa pamamagitan ng takot sa Panginoon ay umiiwas ang tao sa kasamaan. Naunin po ba? Brothers and sisters, gusto ba ninyo holy? Mga kapatid, gusto niyo po ba na kayo ay maging banal? Gusto ba ninyo hiwalay, separate from sin? Gusto niyo po ba na kayo ay mahiwalay sa kasalanan? Kung ano, matakot sa Panginoon. Naunin niyo po ba? Kung matakot ka sa Panginoon, sigurado, you can be fearful of the sin. Kung tayo po ay magkakaroon ng pagkatakot sa Panginoon, sigurado, matatakot din tayo sa paggawa ng kasalanan. In the Bible, we can meet many faithful brothers and sisters. They were fearful of the Lord, that's why they could not commit sin. Sa Biblia po, may mga brothers and sisters na mayroong pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga, sila po ay nakaiwas sa paggawa ng kasalanan. Halimbawa, Jose. Even though my temptation mula asawa ni Potiphar, he was fearful of the Lord, that's why he run away. Halimbawa po si Jose, kahit na mayroong panunukso sa pamamagitan ng asawa ni Potiphar, siya po ay nakaiwas, siya po ay nakatakbo. Even though he entered the prison, he was fearful of the Lord, that's why he didn't commit adultery. Kahit na po siya ay mapunta sa kulungan, siya po ay natatakot sa Panginoon, kaya nga hindi siya nakagawa ng pangangalo niya. That's why he could save his families when there was a famine sa Canaan. Kaya nga, nagawa niyang mailigtas ang kanyang pamilya noong nagkaroon ng taggutom doon sa Canaan. Yes, sa last Bible Academy, we learn about aklat ng Daniel. Nung nakaraang Bible Academy, natutunan natin ang patungkol sa aklat ng Daniel. Si Daniel and mga kaibigan ni Daniel, they were fearful of the Lord, that's why they didn't worship idol. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, sila po ay mayroong takot sa Panginoon, kaya nga hindi sila sumamba sa mga diyos-diyosan. That's why Bible says, Ikalawang Korinto chapter 7, Ikalawang Korinto chapter 7, verse 1.
Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu, na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Brothers and sisters, are you fighting against the sin? Mga kapatid, nilalabanan po ba ninyo ang kasalanan? Or are you enjoying kasalanan? O nagsasaya kayo sa kasalanan? Are you fighting with kasalanan? Pinaglalabanan nyo ba ang kasalanan? How was it? Paano po ba? Minsan fighting, minsan enjoying? Minsan nakikipaglaban, minsan nagsasaya? Sa Hebrew chapter 12 verse 2, hanggang sa blood, shedding blood, we should fight with sin. Sa Hebrew chapter 12, sinabi po na hanggang sa pagdanak ng dugo, kailangan tayong makipaglaban sa kasalanan. Because of our sins, how did Jesus Christ die on the cross? Dahil po sa ating mga kasalanan, paano pong namatay si Jesus Cristo doon sa krus? Until shedding his own blood, he died on the cross. Hanggang sa pagdanak ng kanyang sariling dugo, siya ay namatay doon sa krus. If so, how would you like to fight with sin? Kaya, gaano po ninyo nais paglabanan ang kasalanan? Until shedding our blood, we should fight with sin. Hanggang dumanak ang inyong sariling dugo, kailangan paglabanan ninyo ang kasalanan. So, who can fight likewise? Kaya nga, sino ang magagawang makipaglaban ng ganito? Ang mga brothers and sisters na matakos sa Panginoon can do. Naman niya po ba? And last, when we are fearful of the Lord, our church can be improved. At panghuli, kung tayo ay mayroong pagkatakot sa Panginoon, ang ating church ay magiging maunlad. Buksan po natin sa mga Kawa chapter 9. Mga Kawa chapter 9, verse 41. Mga Kawa chapter 9, versículo 31. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa gayon nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria, na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ito ay dumami. Tingnan po natin sa huling bahagi, namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ito ay dumami. When we are fearful of the Lord, sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-sisikap, maraming kaluluwa ay maliligtas. Naon niyo po ba? Kung meron, ating church ay improve. Naon niyo po ba? Brothers and sisters, pakiusa, manalangin, and matakos sa Panginoon. Dahil namatay si Jesus Cristo para sa inyo, para sa akin. Kaya, matakos sa Panginoon, ito ay hindi choice, ito ay duty bilang mga Kristiyano. Naon niyo po ba? Hindi choice, we should do. Kaya po, pagkatakot sa Panginoon, hindi po ito pagpipilian. Ito po ay tungkulin natin bilang mga Kristiyano. Kailangan po natin itong gawin. Today, main verse, buksan po natin sa Babali, Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Manalangin po tayo. Our Christian and merciful God who loves us. Aming mapagbiyaya at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thanks for giving us chance to consider your precious words. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon upang mapag-isipan namin ang inyong mahalagang salita.
Please help us and guide us to fear the Lord continuously until your second coming. Pag-usap, tulungan niyo po kami at gabayan na kami po ay magkaroon ng pagkatakot sa inyong salita hanggang sa inyong pangalawang pagdating. We would like to be blessed from you. That's why please be with us. Nais po namin na kami ay pagpalain po ninyo, kaya pag-usap, kami po ay samahan ninyo. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.